Kasabay nga po ng pagkapanalo ng Atlanta Hawks sa play-in tournament ay may lumabas rin naman nga pong balita ngayon na nagugulating nga daw ni Trae Young ang kanilang makakalaban na Miami Heat. Yan nga ang ating unang pag-uusapan dito sa ating pangalawang video na sasamahan ko na rin ang preview ng Game 1 ng labanan ng Golden State Warriors at Denver Nuggets at ang balitang nagsalita na nga po sa wakas si Klay Thompson sa inilabas na patungkol sa trade niya papunta sa Los Angeles Lakers. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara, umpisan na natin to. Bagamat man nga po mga idol na pilitan pang makipagsapalara ng kupunan ng Atlanta Hawks sa play-in tournament ay napaka worth it rin naman nga po kahit papaano ang kanila mga ginagawa dito gayong tuluyan na rin naman nga silang nakapasok sa playoffs sa pagkakapanalo nila ng dalawang magkasunod na beses kontra sa mga kupunan ng Charlotte Hornets at Cleveland Cavaliers. At ang magandang balita pa nga po dyan ay mayroon na rin naman nga sila ngayong momentum upang magtuloy-tuloy ang kanilang pagkapanalo sa playoffs. At sapat na rin naman nga daw iyon upang ma-upset nila ang best team ng Eastern Conference na Miami Heat sa first round ng playoffs. Marami pa rin naman nga daw pong nakatagong bala ang Atlanta Hawks, especially ang kanilang batang superstar na si Trae Young na handang-handa ng gulatin ng mga fans at ang kupunan ng Miami Heat. Kung inyo nga pong mapapansin, sa tuwing mas lumalakas nga daw po ang pang-aasar na natatanggap ni Trae Young sa kanya mga nakakalaban ay mas lalo rin naman nga itong lumalakas at nagtatana ng malalaking puntos gaya na lamang nang nangyari sa kanilang serye last season kontra sa New York Knicks at kanilang huling game kontra sa Cleveland Cavaliers. Kaya may posibilidad nga po na gawin yan ulit sa kanilang magiging serye kontra sa Miami Heat. Habang pumasok naman tayo dito sa ating pangalawang story na pagkukwentuhan sa preview ng labanang Golden State Warriors at Denver Nuggets. Well, gaya nga po ng inaasahan, maglalaro na nga dito sa wakas ang superstar ng Golden State Warriors na si Stephen Curry, kaya magbabalik na nga po sa normal ang kanilang gagamiting starting lineup sa kanilang laban. Meaning, mas lalo nga silang lalakas sa kanilang magiging unang laban sa first round ng Western Conference Playoffs. Gayong, para nga po sa inyong kalaman mga idol, hindi pa nga sila natatalo sa playoffs kapag nagsama-sama, nagsimula dito ang kanilang big three na sina Stephen Curry, Klay Thompson at Draymond Green. Kaya, ngayon nga pong buo na sila ay inaasahan na nga po na liyamado agad sila kontra sa Denver Nuggets na mawawalan rin naman ng dalawang mahalagang manlalaro. Ayon nga po sa nababas na balita, hindi para naman nga daw po maglalaro sa kanilang lineup sina Jamal Murray at si maging si Michael Porter Jr. Kaya magdedepende na naman nga sila sa kanilang superstar na si Nikola Jokic at si Aaron Gordon. Habang pumunta naman tayo sa ating huling storya dito na pag-uusapan sa balitang nagsalita na nga po sa wakas si Klay Thompson patungkol sa balitang pagkuha sa kanya ng Los Angeles Lakers. Napag-usapan naman nga po natin dito noong nakaraang araw na posible nga pong makuha ng Lakers si Klay Thompson mula sa prangkisa ng Golden State Warriors. At ito nga daw po ay mangyayari lamang kung isasakripisyo ng Warriors ang kanilang superstar na si Klay Thompson na nag-i-struggle ngayon sa kanilang kupunan. At makalipas rin naman nga po ang halos isang araw mula nang mag-trending ang pagpunta nito ni Klay Thompson sa Lakers ay nagsalita na rin naman nga ito patungkol dito. Base nga po sa kanya, napaka-imposible rin naman nga daw ito na mangyari gayong hindi rin naman nga siya bibitawan ng Warriors para lamang kay Anthony Davis na parati na lamang nagtatamo ng injury. Mas mabuti na lamang nga daw po si Klay Thompson kesa kumuha ng isang big man na napaka-inconsistent at hindi mapagkakatiwalaan pagdating sa kanilang mga laro. Isa rin naman nga po si Klay Thompson sa mga fan favorite sa kanilang kupunan, kaya wala nga silang rason para patalisikin ito sa kanilang lineup. So yun lang mga idol ang ating pangalawang video at syempre latest na balita na ating pinag-usapan ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin na rin ang notification bell sa akin channel. I-follow, bisitahin at ilike ang ating Facebook page J-Zone TV dahil meron din tayo mga ina-upload at inilalabas na mga NBA updates doon. Shoutout nga pala sa lahat ng laging nanunood dyan. Thanks for watching, mga idol.